What's up mga kabangking? Andito naman po ulit tayo sa ating bagong vlog kung saan ay pupunta kami sa isang warehouse kung saan marami silang binibentang mga motor na second hand. So tara guys, samahan nyo kami at tignan doon sa kanilang warehouse. Total, nag-re-registered din kami tsaka nagpa-process din kami ng transfer ownership. Pwede naman po, pwede ko naman i-endorse sa isang department namin. Tapos baka mabigyan ko pa ng discount pag kinuha dito yung unit, tapos ipapa-transfer nila. Transfer ownership, bigyan ko na lang sila ng discount. Re-refer ko rin sila. Nakikilala nila yung mga ano, yung mga iba kliyente na napapadaan lang, akala nila siguro kung ano lang. At least advantage na nakikita nila may bentahan talaga ng murang unit tsaka mga quality na unit talaga ito. Kasi ano bang ginagawa ni sir kapag na sobrang tampak na kayo dito kaya binadala yung bako? Sa warehouse na ng bako. Sa warehouse na ng bako yung binadala na ito? Sobrang ako na dito. Kapag na sir kapag na nagahatang ba yung sakyan hanggang hinahatang yung madaling araw-araw? Siguro hindi ba pa ng 40 araw-araw. Ganun kadami na yun? Ang hinahatak yun? Oo. Pinamababa na yun, 40. Dami nun. So, yung 40 yun, direct ko kagad dito, boss? Hindi naman sir, pili. Pinipili natin yung mga quality na unit. Tinatanong natin yung mga field repossessor pwedeng gawing pambenta. So, doon pa lang, nalalaman natin kung klase A talaga yung unit. Mas pag kuha pa lang doon? Oo. Kasama na sa report nila yun? Oo, kasama na sa report nila yun. Kaya nasasala talaga natin. Kaya yung mga hindi natin, yung quality, balik natin doon sa warehouse nila. So, yun guys, narinig ko naman, talagang sinasala talaga nila yung mga motor dito. Hindi sila nagbibigay ng disparingado. Quality talaga. So sa vlog ba ng mga motor dito sa yung nabenat o yung ito dyan pwede pang kunin ng may-ari? Actually, may ilan lang dyan na konti yung mga kagaya ADB, pwede pa siyang i-redeem. Pero pagka nagkaroon ng 2 weeks pa, baka possible, yan na yan, for sale. So yung mga motor na nito sa kara yan, kompleto dokumento na yan? Apo, apo. So pagka binili yan ng kunyari, may pupunta rito, bibili. Nakahanda na agad yung papers yun? Most likely, ang available talaga binibigay is yung Xerox ng RCR. Yung ID ni client na print out at saka original, deed of sale. Deed of sale? So yun yung tinatanong. Yung po RCR niya sir, hindi talaga yung original pass? Oo, kasi hinihintay natin yung kay banko. Pero pagka na-over naman ng banko, tinatanong natin sila kagad. Pag nabayaran na ng buo ni sale and buyer, ibibigay niyo yung original na doon na RCR. Yun sir, waiting minsan ng siguro pinakamatagal is 2 months. Kasi depende sa area, sa dealer branch ng banko. So, paano ang mode of payment niyo dito, sir? Lahat na dito, for cash ba o may mga bank financing ba kayo dito? Sa ngayon, sir, cash basis. Wala tayong installment pa. So, narinig ka mga kabahinding, wala ba silang financing dito, pero cash. So, sir, for example, sir, itong motor na to. So, kapag tinanong kung magkano to, magkano mga presyon nito? Pag kayo may mga ganyan na may mga discount pa naman yung iba dyan,
For example, may mga konting minor issue kagaya niya, nagbababa naman tayo ng presyo. Kasi mga discount. Mga rings, sir, magkano mga price dito, mga rings? Ang pinakapura namin dito, nasa 45. Pero minsan, pagka multuha, yung bag yung kuha, mas bumaba pa siya, nagkakaroon ng mas magandang discount. Kaling tayo kung saan saan, kasi sa mga inbox daw. Ano yung tatanong ng inbox? So itong mga inbox na po, sir, halimbawa ito, itong ito. So magkano ang rings niyan? Sa version ito natin, 115. 115? Oo, pagka mga walang issue, standard tayo doon. Pero kung may mga minor issue, for example, scratches or low battery, doon, baka pwede tayo magbigay ng discount. So pagka maninsin yung buto, Assist na yun. Pero kapag may mga scratches, ayun, tsaka mga low battery, doon tayo nakakapagbigay ng discount for the time. So narinig niya ang mga kabangin, kapag kami mga scratches lang siya, o may mga faulty damage, magbibigay sila ng discount. Pero pag naayos yung motor, at maganda pang tignan, assist na yung presyo niya, so wala nang mababago doon. So ngayon sir, ito naman lahat ng motor niya naman dito. Okay. So wala na kayo pang warehouse na... May warehouse pero siyempre sinosort pa namin yung iba dun. So yung mga talagang mga class A, talagang kailangan namin yun, i-sort out bago namin turnover din sa... So ibig sabihin talaga sir, tamba kayo ng motor dito? Tamba ko. Actually sir, yung nakukuha talaga namin mga standard. Standard? Oo, yung mga hindi naka-modified para at least pag nakuha ng client, standard siya. Walang modification kasi pag modification minsan hindi natin alam eh. Para kung saan yung ginamit na? Oo. Tsaka most likely ang mga mileage na ito isa pinaka-maximum siguro 15,000. Oo. So madalas na nakukuha namin talaga 10,000 below. 10,000 below. So yun talaga yung kinukuha ko talaga na para at least talagang maayos pa yung unit. Tsaka unang-una, hindi naman sa nag-aantay ng mga Grab rider. So pag nalaman kasi namin na Grab rider yung first owner, hindi ko na siya kinukuha rito. Kasi definitely kalayan eh. So lahat yan, mga personal use. So para at least quality yung unit natin. Tingin natin at na-stobo na natin si boss eh. Maraming maraming salamat boss! Okay sir, thank you rin po. So ayun nga mga pare ko, narinig nyo naman yung sinabi nung ni boss doon. Sa ngayon wala silang bank financing. So ang ano doon is puro cash. Hindi sila nagbibigay ng mga pahulugan. So kung ako ang tatanungin nyo, sa opinion ko, maganda lang yung pagbibili ka doon kung halimbawa kung gusto mo mag-business tulad ng mga buy and sell. So mas maganda yun doon kasi kapag marami ang kinuha mo, mas mababa yung presyo ibibigay nila. So mas malaki ang tutubuhin mo kapag ni-resell mo siya ulit. At saka mamimili ka, may pagkakataon ka mamili kung ano yung mga gusto mong ibenta doon. Hindi ka nila bibigyan ng mga motor na isparinghado. So may marami ka pwedeng pagpilian. So yun lang yung opinion ko, parang pang business lang. Okay guys, kung gusto niyo lang matuntun yung ano, yung lugar na pinuntahan namin na warehouse ng mga motor na mura, punta lang kayo rito sa May Osmeña Highway. So hanggang dito na lang ang vlog namin. Okay. hanggang dito na lang. Sana mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. So guys,